Toronto Filipinos rallied in front of this Filipino store on Pape Street against its business owner, Marissa Odi-Gonzales, for alleged immigration fraud and investment scams. Protesters were demanding their money back and warning others in the community. Ang modus nito, papakita yung mga business niya, tapos mga picture ng bahay niya sa Pilipinas, inimbita kami sa bahay nila na maganda yung bahay niya, tapos yung mga sasakyan niya, kaya sabi ko, siguro pwede namin mag-join din ng business. Yung mga kasama ko dito ngayon, na iba-ibang scam ang ginagawa niya, utang sa credit card, tapos hindi niya babayaran. Ilang weeks pa lang akong nandun sa clinic niya, kinukwento na niya sa akin kung paano siya nagkaroon ng mga business. Kung gusto din namin gumanda yung buhay namin, mag-invest daw ako. Na-convince ko din yung asawa ko, pati kapatid ko, na mag-share kami. So, 28,500 yung binigay namin na share. A former business partner claimed Gonzales was involved in medical insurance fraud with her BioHealth Source clinic. Dinadala ko lahat ng pasyente ko sa kanya. Eh, ang mga ginagawa niya pala, pinapalitan niya. Instead na pupunta yung mga check sa akin, napupunta sa kanya. This kababayan has known Gonzales for years and referred his relatives from abroad to MG Consulting Services when Gonzales' immigration practice opened up early this year. Pumunta ako sa opisina, may nakita akong mga tauhan niya. Pero all of a sudden, maybe after a few months, they're gone. Lahat, 200,000 pesos. Kasi sabi niya, may employer na daw at urgent daw. Kaya nagbigay ako agad. Hanggang sabi niya, mag-antay lang daw ng mag-antay hanggang wala pa, hanggang ngayon. In light of these allegations against Gonzales, some advocates for migrant workers proposed policy changes and tighter laws to address immigration scams. It is illegal to pay for recruitment fee. However, when someone violates it, they get a slap in the hand. What we want is for them to be criminally liable. And in order to do that, they have to be licensed by the Ministry of Ontario. The government of Canada must have a new policy which will create a special enforcement agency that will really focus on addressing these scams. They should put satellite departments in all consular offices of Canada all over the world. Claimants have started fighting their case in small claims court and are meeting with government representatives. Balitang America tried to get a statement from Gonzales' lawyer, but no response was given. Christine Santos, ABS-CBN News, Toronto.